Hi guys! Welcome back sa ating channel. This is Madam Miely, ang inyong tambay na ina. And if hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated pag may bago tayong upload. Okay? So, today, magkakaroon lang tayo ng review about Nexo. And Nexo is like a savings or banking for cryptocurrencies. And, check lang natin yung mga ano, yung mga policies nila, kung ano yung mga kailangan nating malaman before we do that. And ipapakita ko rin yung naging progress ng nilagay kong Stellar dito sa Nexo, and 8 days na siya ngayon. So, i-check natin kung nag-incur ba siya ng interest and all of that. So, let's go to my screen. Okay, so nandito tayo sa Nexo website right now. And kung makikita ninyo dito, nag-top up ako ng 97.68 na XLM. Nakalagay dito is 54.30 USD ang kanyang katumbas. Not sure if yung price na yan is the price at the time na nag-transact ako. So, check lang natin. Ano tayo sa Stellar? So, ngayon, 61.66 na yung Stellar since tumaas. So, I believe yung nandito sa transaction history natin is yung initial price ng XLM nung tinap up natin siya. So, we've had 97.68. And then, naglagay ako din ng LTC, which is 0.05. At that time, yung value niya is $14.93. Ngayon, ang ginawa ko dun sa Litecoin ko is, since tumaas siya over Ethereum, change ko siya, in-exchange ko siya to Ethereum. Pero, pagka-exchange ko ng Ethereum, hindi pala ako makaka-incur ng interest dahil meron pala silang minimum amount of coins bago siya mag-earn ng interest, which is we're going to tackle later on. Tapos, meron din ako ditong top up ng BTC, just $2.56. And, hindi rin to nag-incur ng interest since masyado siyang mababa sa required balance for Bitcoin. And, this one is just from my crypto browser, CryptoTab browser, yung na-earn ko dun sa, ano, mining chemerots nila. So, ayan. Basically, ang nag-earn lang ng interest dito is yung XLM, which is, nilagay ko siya sa fixed term deposit. Okay. So, ngayon, dito, kung mapapansin ninyo, makikita mo dito kagad sa homepage yung portfolio balance natin in USD, and then may available credit. So, usually, yung available credit is going to be depending on the, ano tag dito, yung portfolio balance mo. Pero, since yung XLM natin is nasa fixed terms, hindi siya magkakaroon ng credit line. Now, this credit line would allow you to borrow money from Nexo. $50 yung minimum nila for borrowing pagka gagamitin mo is USDT or USDC, yung mga stablecoin. Pero pag bank transfer, minimum nila is $500. Ngayon, I'm not sure if we can do the bank transfer for borrowing kung nandito tayo sa Pilipinas. Usually kasi walang bank transfer from crypto to bank dito sa Pilipinas. Malabo yon. Usually sa coins.ph lang. Otherwise, USDT ang gagamitin mo kung magbabarrow ka. And nakalagay dito ang kanilang APR or yung interest ng iyong borrowing is 5.9, pero hindi siya exactly 5.9. So, ito is pag naka-loyalty membership ka or na-reach mo yung certain, ano tawag dito? Certain membership para maging mababa yung kanilang interest. Pero kapag regular kang user, wala siyang, ano, hindi siya 5.9. Magiging parang, asan ba siya? Ito yung loyalty program nila. So, pagka, ano, base level lang, ang iyong borrowing interest will be, alam ko nasa 11 eh, pero wala siya dito. So, ngayon, check natin yan. And then, dito naman, lalabas yung interest earned.
Ngayon, since naka-flexible, naka-fixed term yung ating Stellar, hindi siya lumalabas dito sa interest earned. Usually, yung lalabas lang dito sa interest earned is yung cumulative na interest na nakuha mo from your savings. So, there are two types dito of savings. So, yung savings na flexible, which means you can withdraw your funds anytime you want. And meron din fixed terms. So, pag flexible, mas mababa yung interest niya. And pagka fixed terms is mas mataas siya ng 1%. So, kung mapapansin ninyo dito, nakalagay dito sa ating loyalty level is base pa lang tayo. Kasi, para makakuha ka ng, makapag-upgrade ka ng level, kailangan mong magkaroon muna ng Nexo tokens. So, ayan. Andito tayo sa base level, less than 1% of Nexo tokens. So, since 0 tayo, less than 1% yun. Ang currency interest is 4%. So, that's for all savings. So, XRP, I'm sorry. Ano ba yung meron sila? XRP, yan. Ito, itong makikita ninyo dito. Yan yung mga ano tokens na pwedeng pwede mong ilagay sa kanila at para mag-incur ka ng saving rewards. But, as I mentioned, hindi siya 12%. 4% lang siya pag bagong member ka. Now, if you wanted to have Nexo tokens, you have to buy it pa. And then, kailangan mo munang ma-reach yung certain verification level, which is yung advanced verification. So, antagal na nitong verification ko, na-submit ko na siya for a while. And until now, hindi pa rin siya na-approve. So, hindi ko alam kung bakit. Sabi, it may take up to 5 business days. Pero kasi yung una kong sinubmit yung scanned ID ko, ni-reject nila. So, nag-submit ako ulit ng pinicturan ko na ID. And up until now, hindi pa rin siya na-approve. And once na na-approve siya, that's the only time that you can add Nexo tokens and bago mo ma-achieve itong mga Nexo loyalty levels na ito. So, ayan. Nakalagay dito, 0.022 Nexo lang ang kailangan ko. Pero yung buying and depositing of Nexo from Chain Jelly, meron siyang corresponding na minimum. So, hindi ka talaga makakabili ng 0.22 lang na Nexo. So, most likely, marireach mo kagad yung platinum kung ang holdings mo is mababa. Kasi nakalagay dito is 1.1 to 5% Nexo tokens in portfolio. So, meaning, ipa-percentage na yung total portfolio mo. So, kung 1 to 5%, kukunin, ang pagbabasihan nila doon is yung ating nasa account portfolio, which is 84. So, 84.65%. So, dun nila kukunin yung percentage na requirement mo for Nexo token. Pag may Nexo token ka, makaka-earn ka ng dividends. Pero, quarterly lang yata nila yon binibigay or yearly. So, kikita ka dun. Okay, so kung makikita ninyo dito, nakalagay lahat is up to 8%. Pero, in reality, 4% lang yung makukuha mo. Tataas lang siya ng 1% if fixed terms. So, ganito lang mag-fixed terms, guys. Pupunta ka lang dyan sa manage wallet. And then, ikiklik mo yung fixed terms. So, ayan. And then, kung nasa fixed terms ka na, kung meron ka mang balance dyan, imamax out mo lang siya, tapos ilalagay mo dito. And then, after 1 month, tsaka mo makukuha yung bonus na 1%. Pero kung makikita ninyo sa notification ko, kumikita tayo ng daily interest from our XLM. Pero hindi siya compounding kasi nakita mo naman kung magkano yung initial balance ko at that time. Until now, yun pa rin yung balance niya. So, hindi siya compounding interest sa fixed terms. Unlike kapag nandun ka sa may savings, yung regular dito, pag nag-top up ka, bibigyan ka lang niya ng address where you can send the funds. And then, araw-araw, magde-deposit na siya ng 4% na APY. So, gaya nung tinuro ko sa inyo sa previous videos, yung 4%, i-divide mo sa 365, and then that would be your daily percentage of interest na kikitain.
So mas mataas siya compared sa Binance Savings, kasi sa Binance Savings ang Bitcoin, ang kanilang total APY is just 1.20%. And I believe yung sa Ethereum nasa 0.33% lang siya. Check natin. So ayan, 0.87%. So yung 0.87% i-divide mo pa sa 365 bago ka magkaroon ng daily earnings. So masyado siyang mababa, kaya I decided na mag-Nexo. Kaso during the time na nag-exchange ako, hindi ako aware na meron pala silang minimum deposit for before you can start earning. So ibig sabihin pwede kang mag-deposit, pero before siya mag-earn ng APY is kailangan mo munang ma-reach itong balance na to. So kung nag-LTC ako at hindi ko ginalaw yung LTC, sana nag-earn pa siya ng interest, kasi yung LTC natin is at 0.05 at that time. Ayun. So sa loyalty programs, once na na-reach natin itong if we are able to reach yung mga to, gaya niyan. So nakalagay dito ang borrow interest rate. Kagaya na sinabi ko, nasa 11%. So, 11.9% yung tubo pag nag-borrow ka. Pag silver, 10.9%. Gold is 8.9%. And then, platinum is 5.9%. But you must have 10% Nexo tokens sa portfolio ninyo. Sa overall portfolio ninyo. And ang kinagandahan sana nito is tataas din yung savings interest mo. So, magkakaroon ka ng 5%, up to 5%, instead of 4%. Ngayon, kung nakikita ninyo itong parang may logo na to na Nexo tokens, yung plus 2% na yan, mag-i-incur lang yan if, halimbawa, in-enable mo yung earning interest as Nexo tokens. So, halimbawa, nag-deposit ka ng Bitcoin, pero gusto mong maka-earn ng Nexo token. So, yung interest, instead na i-pay out mo in Bitcoin, ipi-pay out niya to as Nexo token. So, magiging 4% plus 2%. So, total of 6% yung magiging APY mo kung gagawin mo yon. Kaso nga lang, gaya nga na sinabi ko, yung verification level is hindi pa natin na-unlock. So, kailangan muna natin siyang ma-unlock before tayo makapag-enable ng 2% na additional interest. So, yung interest mo is just maka-convert sa Nexo tokens. And that way, makakapag-add tayo ng Nexo tokens sa portfolio natin. And we may be able to unlock itong mga silver, gold, and platinum kung meron tayong Nexo tokens. So, babalikan natin to after na natapos tayo sa advanced verification para itry yung plus 2% na yon. Pero for this video, i-check lang natin kung magkano yung yung price niya sa CoinGecko, yung Nexo tokens na yan. Tsaka kung saan tayo makakabili. So, Nexo token, ayan, number 69 siya sa top 100 tokens sa CoinGecko. So, ayan, makikita ninyo yung performance niya. 1 hour ago, nag-negative 7% siya. And ito yung graph niya. So, ang price ng 1 Nexo is 182 pesos. So, kung bibili tayo 100, that's going to be 18,000. So, mahal. Medyo may kamahalan siya compared sa Dogecoin na pinag-uusapan nila. No? So, ayun. Kung gusto mong bumili ng Nexo, tignan natin kung meron siyang buy dito. So, ayan, kailangan mo mag-deposit. Walang nakalagay na buy option. Pero, I remember, meron siyang buy sa phone, kung saan i-redirect ka niya sa exchange platform. I believe yun ay Chain Jelly. Tingnan natin yung Chain Jelly. So, pag sa Chain Jelly tayo bumili, tingnan lang natin kung magkano yung magiging price niya. Okay, so nakalagay doon is 2,300 something yung dapat na minimum mo. So, kunyari, magto-25 ka.
Oh, ayaw niya. Invalid pair yata to. Dapat USD. So, kung USD, let's say, magbibili ka ng 100. Unsupported exchange din. So, hindi ka pala pwedeng bumili from fiat to USD. Ay, USD to next. So, ayun, meron. So, kailangan $150 yung ilalagay mo para makakuha ka ng 7.803 na Nexo token. So, that's around 6,000. Diba? So, bago ka magkaroon ng Nexo token, ligyan na, check na rin natin, no, USD to PHP. Parang di tayo, ano, di tayo lugi sa kwentahan. So, $150, that's 5,150. So, ayan, 7,178. Ang taas din, no, bago ka magkaroon ng Nexo tokens. Pero, that is, going to be beneficial kasi yung Nexo tokens, pwede mo rin namang i-exchange dito. And then, alam mo yun, tutubo din siya yearly kasi magkakaroon siya ng dividend. So, ayan o, 70% from Nexo's net profit will be reinvested back to the company to fund more crypto loans, and fixed 30% from the net profit is paid out as dividend to Nexo token holders. So, magkakaroon ka pa ng mga additional interest if meron ka no Nexo token. So, sayang din naman yung, ano, diba, asa na ba yun? Sayang din tong 5% nakikitain mo sa, ano, sa cryptocurrency mo, at saka yung 5.9% na interest pag nangailangan ka. Kasi syempre, di ba, halimbawa, kailangan mo ng ano, funds para makapag-trade ka, makabuy ka ng mga bumagsak presyo na cryptocurrencies na tingin mo itataas din. Pwede mo siyang i-take advantage yung borrowing, tapos pwede mo na siyang ibili ng tokens, and then, you know, make profit out of it, tapos ibalik mo na lang after na naka-profit ka na. So, useful din siya. At the same time, nag-offer din sila ng card pagka naka-advance verification ka na. Pero, I don't have information yet kung supported siya dito sa Philippines. And this one is Nexo credit card, hindi siya debit card. So, kung ano yung credit line mo dito, is yun yung gagamitin na credit line sa card. Pero, take note lang, meron silang tinatawag na, ano, LTV ba yun? LVT? Hindi ko alam yung tawag. Basta, meron silang tinatawag na ano, loan to value yata yun. So, halimbawa, bumagsak yung presyo ng ano mo. Halimbawa, nakahiram ka na ng $50, ba? Diba? Nag-borrow ka ng $50. Tapos, yung $50 na yun, is based sa Bitcoin assets mo. Kasi kakwentahin nila yung dollar value ng Bitcoin assets, ng ano mo, crypto assets mo. Kagaya dito, nakalagay is 1.24 yung credit line ko for Bitcoin, and then 10.21 sa ETH. Ngayon, in time na biglang bumagsak yung price ng Bitcoin, tapos ano, yung credit line mo is babagsak din. So, kung nanghiram ka ng 50, tapos bumagsak yung presyo ng ano mo, collateral mo, di ba, bagsak din yung credit line mo, baka hisisingilin ka nila nung amount na kailangan para mabalik yung credit line na $50, or kinakailangan mong magdagdag ulit ng Bitcoin to reach the credit line na na ano, na equals dun sa hiniram mo. So, ganun yon. Kaya, kung magbabaro ka, mas maganda na nag-ano ka, USDT ka, nag-tether ka, or USD coin, kasi hindi fragile yung price ng mga to, mga stable coins na to. So, most likely, pag nag-borrow ka, hindi ganong maapektuhan yung credit line mo, or yung loan to value yata yun, tawag doon. Para, ano, hindi ka na mangangailangan mag-advance payment sa binaro mo. Hindi mo na rin kinakailangan na magdagdag ng assets para lang ma-reach ulit yung credit line. So, hindi kasi fragile yung price nitong mga to. Hindi sila volatile. So, ayun. Ano pa ba?
Marami naman nagsasabi na ang platform na to is may katagalan na din. Ayan, may mga review pa from 2018. So far naman, wala namang nag-report din to as a scam. As you can see, yung mga Trustpilot dyan, 4.6. Based sa 4,826 reviews. So, I think this one is legit. And, a lot of users are, nag-video ng mga, investment nila sa Nexo. And, grabe, lalaki na nilalagay nila. Eh, tayo, wala tayong panlagay ng bang malakasan. So, testing lang tayo dito, guys. Pero, kung mag-huddle kayo ng Bitcoin at Ethereum, yung Ethereum kasi I think mas maganda kung i-stake nyo na muna siya sa ETH 2.0. Pero, that's not a financial advice, guys. I'm not a financial advisor. Pero ako, I personally prefer staking it sa ETH 2.0 muna rather than savings. Ewan ko ba bakit in-swap ko yung LTC ko sa Ethereum. Pero yun nga, kung Bitcoin ang gusto mo ipunin, tas nakatambak lang siya sa spot wallet mo or sa savings ng Binance, mas malaki yung interest na makukuha mo dito. Lalo na kung ife-flexible mo siya kasi magkakaroon siya ng additional na 1%. Ayun yung sinasabi ko, LTV. Ayan, loan-to-value ratio is a financial terms used by lenders to express the ratio of the loan to the value of the collateral. So, yun yung sinasabi ko kanina. Pag nagbago yung credit line balance mo or yung amount ng credit line mo dahil sa price change, kailanganin mong magdagdag ng collateral para bumalik siya sa same amount ng credit line mo. Diba? So, di naman mali pagkaka-explain natin. So, ayun, fixed terms mo na lang siya. Kung hindi mo naman siya i-withdrawin, ayun. So, ayun lang. Kung may katanungan kayo, please comment, no? Tanong lang kayo sa comment. Pagka nabasa ko naman kaagad yan, is re-replyan natin. And, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, mag-subscribe lang kayo para mas mabilis yung replyan natin. Next week, check natin siya ulit. And, i-compare naman natin siya sa isa pang crypto savings platform, which is yung BlockFi. So, ayan. Kung wala na, guys, thanks so much for watching. Please like, share, and subscribe. That's all for tonight. Paalam!